Puri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo. Lambayan mo, iba po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Mag-iwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo. Lambayan mo, iba po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Martin ng Tours, isang obispo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng Obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang materyal, at malayang magparuot pa rito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupi. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa. Makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin. At dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag. Sa laming kinababakasan ng mga gawa, at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos.
Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw. Higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim. Ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, O Poon, di kukupas walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kaniyang dako. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat, at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka, at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Magsitayo po ang lahat. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na namumunga. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat.
Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kung tayo lamang po talaga ay magiging ugali natin yung magbasa ng Biblia o kaya naman ay makinig no sa mga pagbasa sa oras ng mga misa, hindi tayo maliligaw. Kasi minsan na papaisip din ako, bakit ang daming tao pa rin yung naaakit o nakukumbinsi kapag mayroong mga nagsasabing, ako ang anak ng Diyos. Ako ang no, malapit ng maghari, ang paghahari ng Diyos. Yung part pa lang na yon na pag sinabing, ako ang anak ng Diyos. Medyo, dalawa ba anak ng Diyos? Eh kung dito pa lang sa pagbasa natin na mismong sinabi no, ni Jesus na marami ang magsasabing naroon siya, narito siya, at hindi dapat paniwalaan, pero marami pa rin talaga yung naniniwala. No? Marami yung mabilis mapaniwala ng mga sinasabi ng tao kaysa yung maniwala sa sinasabi ng poong Jesus Nazareno. Mas madalas tayong magtiwala sa mga salita ng tao kaysa sa sinasabi ng Diyos. Kaya kung sa tanong ng mga Pariseo, kailan po ba itatatag ang kaharian ng Diyos? Kasi ang iniisip nila, yung kaharian, yung palasyo, katulad nito, yun yung kanilang iniisip. At kung sa mga pagbasa din, maging sa mga paliwanag ng mga propeta, at maging sinabi ni Kristo na sa kaharian ng Diyos, maraming silid. Mauuna siya para ipaganda tayo ng silid. Sa kaharian ng Diyos, wala ng gutom, wala ng problema, wala ng sakit, at peace na lahat doon. Iyon yung nilulook forward natin na makarating, na marating natin. Kasi nga, sabi ni Kristo, naitatag na yan. Nandyan na yan. Ang kaharian ng Diyos, naghihintay na lang sa ating pagbabalik. Kaya nga ginagawa ni Kristo ang lahat para tayo maibalik sa kaharian ng Diyos. Siguro mas magandang tanungin, kailan mo o kailan natin tatanggapin para maghari sa atin ang Diyos? Kasi sabi ni Kristo, yung totoo, ang totoo, nagsimula ng maghari ang Diyos. Saan? Hindi sa lugar, hindi sa kung saan man, kundi sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Nasa puso ng nananalig sa Kanya. Kaya nga kung dito pa lang sa mundo, hindi natin makita ang presensya ng Diyos, o kung dito pa lang, hindi natin nararamdaman yung paghahari ng Diyos, paano tayo makakarating sa totoong langit? Kaya nga pinaghahanda tayo lagi. Kasi yung ang mga palatandaan po na naghahari na sa Kanya ang Diyos, yun bang kahit may matinding problema, makakahanap siya ng kapanatagan.
yung at peace. Di ba lahat naman tayo gusto natin magkaroon ng peace of mind. Yung nagiging maligaya, yung nagiging masaya tayo kahit na may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. At lalo tigil, at peace tayo, anumang oras, kung mamatay man tayo ngayon, okay lang, handa tayo. Eh, pag tinanong natin ang bawat isa, handa ka na ba na pumunta sa kaharian ng Diyos? Ang ibig sabihin, handa ka na bang mamatay? Ayaw naman. O eh, bakit natin gusto makapunta ng langit? Ayaw mo naman palang mamatay. Eh, yun yung paraan. Yun yung magiging proseso. So, bakit ayaw mamatay? Bakit ayaw pumasok sa ganong proseso? Kasi nga, hindi pa handa. O kaya naman, sadyang hanggang ngayon, nagmamatigas tayo na papasukin natin sa buhay natin, sa puso natin, at hayaang maghari ang Diyos sa buhay natin. Marami nga po, no? Kahit matandang matanda na, eh, sana bigyan pa ako ng mahabang buhay pa. Pero reklamo naman ng reklamo, inda ng sakit. Sana pagalingin pa ako ng Diyos. Marami pa akong misyon. Pero gusto mo naman palang makarating sa langit. So, ginagawa natin komplikado, no? Ikong tutusin, yun lang naman, no? Sabi ni Kristo, hanap kayo ng hanap ng langit. Eh, nandyan na sa puso nyo yung langit. Manalig lang kayo, nandyan na. So kung dito pa lang, wala sa puso natin ang paghahari ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa totoong kaharian na inihanda at nakahanda para sa atin. So, pag-isipan natin na mabuti, no? Nawa ay mas maunawaan natin ang karunungan ng Diyos. Kapag naririnig niyo po ang salitang karunungan sa Biblia o sa mga pagbasa na dinidescribe, no, sa aklat ng karunungan, 'di ba dinidescribe po dito, no, ang diwa ng karunungan ay matalino at banal, iisa ang kanyang kalikasan, siya'y dalisay, walang katawang material at malayang nagpaparuot parito, at marami pa pong description ng karunungan. Ang karunungang ito na tinutukoy ay walang iba kundi ang poong Jesus Nazareno. At yun yung kailangan din natin, no? Na nawa ipagkaloob ng Diyos na mabuksan din ang ating mga diwa't isipan para mas makilala natin ng lubusan at maunawaan si Kristo na nagsasalita bilang karunungan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Ang ating pong itutugon, sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan, naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklo rin ang lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at hianda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya,
gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasakasama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga sulirani ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang angang ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita sa San Martin upang sa pamumuhay naming araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Hinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming nagsasalo-salo sa piging ng pagkakaisa ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo
kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Padre